Bumulusok mula sa ikatlong palapag ng isang parking building sa San Juan ang isang kotse. Nabagsakan nito ang dalawa pang nakaparadang sasakyan. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na imbes na preno, silinyador o gas ang naapakan daw ng driver. Live mula sa San Juan, may report si Susan Enriquez. Susan. Jessica, alas nas ng hapon nang mangyari yung pagkahulog ng isang kotse dito nga sa ikatlong palapag ng parking building na ito sa ng isang mall dito sa Barangay Green Hills San Juan. At ang pagkahulog ng kotse ay dito mismo sa harapan ng isang eskwelahan at nabagsakan nga nito yung dalawa pang nakaparadang sasakyan dito sa likod itong parking area. At doon sa mga nakakausap natin, mga nakasaksi at maging dito sa pulis ng San Juan, sinasabi na nagsikip daw ang dibdib nitong driver ng kotse. Kaya sa halip na preno ang kanyang tapakan, gas ang natapakan na naging dahilan ng pagkahulog niya mula dito sa parking area. Sa videong ito, makikitang tulong-tulong na iniangat mula sa pagkahulog ang puting kotse na ito. Bumulusok ang kotse mula sa ikatlong palapag ng gusali ng isang mall sa Green Hills San Juan. Kita pa nga ang butas ng pader ng gusali kung saan tumagos ang kotse. Sa videong ito naman, makikita kung paano tulong-tulong ang mga tauhan ng barangay Green Hills na mailabas ang driver ng nahulog na kotse. Lumusot ang kotse sa harang na gypsum board ng ikatlong palapag ng Green Hills parking area sa harap ng Obi Montessori School. Nabagsakan ng kotse ang dalawang nakaparadang sasakyan sa ibaba na isang SUV at isang van. Kwento ng barangay Tano doon si Hermie Garcia na isa sa mga naunang rumisponde, alas 3 daw ng hapon nangyari ang aksidente. Imbis daw kasi na preno ang tapakan ng 73 taong gulang na driver ng kotse na si Juanito Nocos, gas daw ang natapakan nito. Ilang minuto rin bago na ilabas ng kotse si Nocos. Conscious naman daw ito at nakausap pa ng mga otoridad bago dinala sa ospital. Bukod sa nadagan ng dalawang sasakyan sa ibaba, may tinamaan pa raw itong sasakyan sa parking area sa ikatlong palapag bago nalaglag. Nakausap niya pa? Opo, sa ambulance po nakausap. Ano namin. Sabi? Nihindi niya po yung puso niya. Kasi doon pala sa taas daw, naatake na siya ng heart attack sa puso. Kaya nung napindot na apakan niya yung silin niya doon, umaatake na yung sakit sa puso. Paparada pa siya? Paparada po, papart po. Third floor po. Po. Kitang-kita po namin na umikot talaga dahil kasama ko ngayon sa PA. Sigawan sila. Kasi nung lumagabog, napatingin ako sa taas. Tumakbo ako pag ganito at baka humaipit ako eh. Ang initial reports namin, may mga 8 sasakyan na damage o nabangga bago siya lumusot doon sa drywall. Ano sa natanggap niyo information? Paano daw ba nangyari? Bakit ito nahulog? Well, ang sabi ng mga tanod namin, nung linalabas nila yung driver, nagko-complain siya about chest pains at huwag raw siyang hawakan doon dahil meron nga siyang pacemaker. Jessica, kanina kausap natin sa telepono ang hepe ng pulisya ng San Juan na sinasabi niya nito si Colonel Jose Rivera na sa ngayon ay maayos na naman daw ang kondisyon ng driver na nahulog na kotse na dinala sa isang ospital nga dito sa San Juan. At yung nahulog na kotse, pati na yung nadami ng dalawang sasakyan na itow na at dinala na sa traffic sector ng San Juan na pulis. Samantalang ito namang pinanggalingan doon sa ikatlong palapag. Hanggang ngayon, hindi na natin makita yung butas dahil mayroon pang tarapal. Habang sa may likuran ko naman, Jessica, makikita mo marami pa mga tao na nag-uusyoso doon sa nangyari nga kaninang pasado alas 3 ng hapon dito sa Barangay Green Hills sa San Juan. Jessica. Susan, naka-seatbelt ba yung driver nung nahulog na sasakyan? Well, sabi nitong mga nakausap natin, hindi naman daw nila nakita ang naka-seatbelt, pero nung tinanong ko, paano ba? Paparada ba siya o papaalis na? Kwento naman nila ay paparada pa lang daw. No? So, hindi naging malinaw sa kanila kung nung matanggalin nila doon sa sasakyan, naka-seatbelt o hindi yung driver nga nitong kotse. Jessica? Sa itsura, Susan, parang blessing no? Na hindi siya bumulusok sa simento o sa kalsada. Meron siyang parang may nag-buffer nung pagbagsak niya yung dalawa nga lang na kotse na nakaparada. Kung wala yun, baka mas matindi ang pinsala, di ba?
Tama ka dyan, Jessica. Kasi alam mo, yung pagbagsak nung kotse, nauna yung harapan niya, no? At parang anong nangyari, kumalang siya doon sa dalawang sasakyan na nakaparada dito sa harap. Dahil kung hindi, at nagdire-diretso siya nung bagsak dito sa semento, eh talagang medyo magiging iba yung pinsalang maaaring abuti nung driver. At alam mo, Jessica, nung mangyari ito kanina, talagang siguro mabuti na lang din. At nung nangyari, eh, yung mga nakaparada pala ilang sasakyan dito, may mga sakay na ibang estudyante. Kasi nga yung pinangyarihan nito sa harap mismo na isang paaralan. So, kaalis-alis lang ng mga estudyante. Kaya naman, talagang laking pasasalamat na lang din ng mga nakakita dito sa insidente na wala nang iba pang nadamay doon sa pagkahulog ng kotse. Jessica? Swerte pa rin talaga na may dalawang sasakyan dyan. At swerte rin na walang sakay yung dalawang sasakyan yung nakaparada, di ba? Mm-hmm. Tama ka kasi kabababa nga lang, sabi ng barangay chairman, sabi ni barangay captain Alan Yaman, no? Kabababa lang nung sakay nung mga sasakyan nandito na nabagsakan at talagang kumalang, eh, no? Parang kumalang yung nahulog na kotse, kaya hindi na umabot sa lupa yung kotse at doon pa lamang, eh, parang nasalunan. So yung naging impact doon sa driver, kumbaga na-minimize, no? Hindi nagkaroon ng matinding impact dahil hindi naman siya talaga sumaya doon sa semento dito nga sa kinahulugan ng sasakyan. Jessica. Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.